So ayan, ito yung dahilan kung bakit ko sila pinutulan agad ng ngipin. So, ganyan ang gusto ko nakikita, na ang inahin, dire-diretso lang ang tulog at dire-diretso lang yung pagpapadede niya. Hindi nasasaktan siya, kaya hindi niya kailangan tumayo. Ayan yung mga piglet niya. Gaganda ng kutis, oh. So, yung ang ano talaga niya mga kapigmate. Pagkatapos punasan yung mga piglet, kahit wala tayong heater dito, katapos punasan, ay sabay na rin yung pagpahid ng Mistral. Kinis ng mga balat nila. Walang dumi. So, kanina lang yan. So, time check tayo. 6:30 ng gabi mga kapigmate. So, 6:30 ng gabi, tapos natapos tayo magpaanak kanina ay bali, 11 AM tayo natapos. O, mag-11 yun mga kapigmate, tayo natapos magpaanak. So, yun, ganun. Nung hindi ako gumagamit ng Mistral mga kapigmate, basahan lang. So, sobrang dudumi na mga piglet. Kasi yung katawan nila, kahit napunasan na, basa-basa pa, mabilis kumapit sa katawan nila yung mga dumi. So, ngayon, pagkatapos natin punasan ng basahan, pagkalabas nila sa inahin nila, pahid na Mistral yan, gaganda ng balat. Ang kikinis. So, yan, kita nyo, kahit nag-aagawan sila, hindi nasasaktan yung inahin mga kapigmate. Hindi nasasaktan dahil wala na silang mga ngipin, mga putol na yung ngipin nila, hindi na sila magkakagatan. O kung magkakagatan man sila, yan, hindi na, may iwasan natin yung mga ganyan, yung ganyan sugat-sugat. Kagaya kanina, kaya natin pinutulan, gawa nang nasasaktan yung inahin, tapos yan, nagsusugat-sugat yung muso. Kaya mga yan, oh. So, pag ganito mga kapigmate, tulog lang ng tulog dyan yung inahin. Wala siyang problema. Yung mga piglet naman, dede lang ng dede. Ang binabantayan ko lang sa ganito mga kapigmate, mga first hanggang third day, ay yung itong mga piglet, lalo na ngayon na tag-ulan, masyadong malamig, wala tayong heater, dito sila tutulog sa tabi ng inahin. Ang nakakatakot dito, konting galaw ng inahin mga kapigmate, maaaring maipit yung mga piglet natin. Kasi dito sila, kung saan mainit, doon sila pupunta. Dahil mainit yung katawan ng inahin, doon sila tatabi. Pero kanina naman, nung pinagmamasdan ko sila, pagkatapos nila dumedit, dito sila sumusuot. Yan, yan. Kasi ano sila yan, may taklob naman siya. Oh. May taklob yan. So, tailed heads. Sana naman walang mabawas. So, magandang gabi mga kapigmate. So, dahil solar tayo, wala tayong ilaw ngayon. So, ito, chargeable lang na ilaw ang gamit natin. Mga piglet natin na palakihin. So, wala tayong ilaw ngayon. Check muna tayo sa ating mga alaga. Ayan, wala tayong ilaw ngayon. May taklob din to. Ito yung mga piglet. So, ayan yung iba. Patong-patong sila. Ayan naman yung iba. Yun. Ito naman sa kabila. Dadungis. Dadungis. Hindi ko pa napapaliguan yan kasi sunod-sunod ng tag-ulan mga kapigmate. Ang dudungis nila. Ang dudungis nyo ah. Tumaya yata yung inahin. Ang dudungis nyo. Balik tayo sa mga piglet natin. So yan ang problema ko. Number one problema ko dito, yung ilaw at heater sa gantong tag-ulan. Dahil naka-solar lang tayo. So, maya-maya, iwanan ko na rin naman to. Yan. Yan, mga tulog na to, mga to. Mga tulog na sila. So, yan. Yan ang kagandahan po pag bagong anak. Tapos, yung mga piglet, wantosawa po na nakakadede sa inahin. So, yan. Mabilis po natin mapapalaki pag ganyan. So, good night, mga kapigmates.